sinasabing 5% pa lang ang alam natin sa karagatan. At sa probinsya ng Romblon, sa ilalim ng dagat, meron daw isang malawak na butas na balot sa dilim at ubod ng lalim. Kung ano ang nasa loob nito, ay nananatili pang misteryo para sa mga taga rito. Huwag daw kayo basta-basta dyan pumunta sa butas na malakas ang agos. Baka daw kayo kukunin dyan. Parang may sakwansya yung sa mga dibun nyo. Kami pag lumalangay kami dyan, tatatala kami. Dumadaan lang kami dyan pag marami kami, pero pag nag-iisa, dalawa, noon, hindi kami dumadaan dyan. Ang mga una nakapasok dito, tinawag itong Blue Hole. Ang mga Blue Hole ay malalalim na patayong kuweba na matatagpuan sa iba't ibang parte ng mundo. Ang pinakamalalim na nai-record ay umabot sa 400 metro pailalim. Pinakasikat na halimbawa nito ang The Great Blue Hole sa Belize sa Central America. Mula pa lang sa himpapawid, kita mo na ang butas dahil sa laki at pagkaasul ng lalim. Nung nalaman ko na Blue Hole tong sunod nating assignment note, medyo may excitement ako na naramdaman dahil if ever ngang totoong Blue Hole tong pupuntahan natin, it would be the first dito sa bansa natin. Of course, you know, yun naman ang purpose talaga natin to verify yung mga claims na ganito eh. Mission naming kumpirmahin kung totoo nga meron din Blue Hole sa Romblon at lubos na kilalanin ito. Medyo malapit na magdilim, mabuti naman umabot tayo dito sa Port ng Batangas. Mula dito, mga 11 to 12 hours ang ating babaybayin bago umabot sa Romblon kung saan natin matatagpuan yung ating susunod na assignment, yung Blue Hole. May mga experts tayo na sinama to help us confirm yung claim nga na itong Blue Hole na to. First, nagsama tayo ng marine biologist, si Sir Jerry. And may isa pa tayong kasama na marine geologist, si Sir Ramon. Saktong-sakto dun sa sinabi sa akin ng isang crew member kagabi. So medyo relax na muna tayo. Labing limang minuto mula sa pier ng Romblon, nakilala namin agad si Peter, isang half-German at half-Rombloanon. Siya raw ang una nakasisid sa tinatawag na Blue Hole. Peter Ramon is our marine biologist. Hello. Peter. So Jerry, our marine biologist. Hello, Peter. People, locals from here, they were telling me there's a Blue Hole here, there's like a cave. And that waked up my interest. The cave was always interesting for a diver. So that time I didn't know that it's just going straight down. Yeah, when we found out that's not a real cave, it's more like a hole. Yeah, it was even interesting. Target ng aming team na kumpirmahin kung totoo ang Blue Hole ang sinasabing narito sa Romblon dahil ito ang kauna-unahang nai-report kung sakali. Biyahe tayo ng 45 minutes by boat papunta dun sa Blue Hole, no? Medyo rough yung waters, no? Medyo nakita natin ang papunta dito na medyo maalon. So, yung 45 minutes, posible maging 1 hour pa raw. Wish us luck. Kung ikukumpara sa mga sikat na destinasyon,
mas bihirang puntahan ng mga turista at hindi pa kilala bilang dive site ang katubigan ng Romblon. Kaya pala isipan pa kung ano nga ba ang nasa ilalim ng karagatan nito. Pero maya-maya, nagbago na ang ihip ng hangin. Mukhang mabibitin muna yung dive natin sa Blue Hole kasi medyo yung mga alon hindi nakikisama. Sabi nga ng kasama natin si Peter na dito, ganito na raw. Ano pa pag lumagpas tayo sa islang yon? Medyo lagpas pa dun yung Blue Hole, mas malaki na raw yung alon. Kung tutuloy kami sa lokasyon ng Blue Hole, maaaring hindi kayanin ng aming bangka ang malakas na alon. Ganun daw talaga dito, especially this time of the year, na talagang yung alon ay malalaki at minsan hindi nag-i-accessible yung mga medyo malalayo mga dive sites, no? So to compensate for that, and again, yung una araw natin was acclimatizing ourselves naman talaga with the waters of Romblon, dinala na lang tayo ni Peter sa ibang dive sites na equally naman na mapagmamalaki. Nung nalaman ko na Blue Hole itong sunod nating assignment note, medyo may excited ako nakaramdaman dahil if ever ngang totoong Blue Hole itong pupuntahan natin, it would be the first dito sa bansa natin. Of course, you know, yun naman ang purpose talaga natin to verify yung mga claims na ganito. Pero dahil sa lakas ng alon, nagpasya muna kaming sumisid sa barangay Agpanabat. Sinalubong ng mga estrukturang bihirang makita. Ang mga bato na inukit ng panahon, bumuo ng mga lagusan at mga silong. Napakaganda na itong dive site na to. Kakaiba yung formation ng coral sa ilalim, no? They were formed in such a way na parang mukha siyang maze na may mga caverns in between ng mga coral na pwede ka magpasikot-sikot. Naging kublihan ito ng mga samut-saring buhay. Tulad na lang ng blue-spotted stingray na ito, na naghahanap ng mga hipon, alimango o uod na makakain. Ang sea cucumber naman, kumakain na algae at ibang maliliit na organismo na nakukuha nito gamit ang kanyang maliliit na kalamay. Nakatsempo din kami ng kakaibang uri ng nudibranch. Ang Romblon ay parte rin ng Verde Passage na siyang kilala bilang center of the center of marine biodiversity. Ang lugar sa mundo kung saan may pinakamaraming uri ng hayop dagat at corales. Kaya hindi katatakang sagana rin sa buhay ang nadatnan namin sa ilalim. Ang Verde Passage po, isa sa mga importanteng corridor, marine corridor sa biodiversity. At sinasabi natin doon sa mga scientifico na nagsasabi na ito daw po yung center of marine global biodiversity. So, hindi naman po ako nabibigla na sa aking pagdadive ngayon, maraming magagandang tanawin sa ilalim, marami pang mga isda na minsan hindi mo na makita doon sa mga lagi na lang pinupuntahan. At ayon kay Sir Mon, maaaring ang mga estruktura ng bato ay nagbibigay ng mga bakas kung ano ang mga itsura at paano nabuo ang Blue Hole na aming pakay. Noong araw, pwede isang ano lang yan, isang buong bato lang yan, na dahil sa natural erosion, naghiwalay sila. Na parang ano, kweba o kaya ano, maze, yan, mga ganyan. Kinabukasan, mas naging kalmado ang dagat. Yung second day natin was much better than the first. Maaraw,
And medyo napagbigyan tayo ng panahon ng alon para makaabot doon sa blue hole. So everyone was really excited about that. So we all had breakfast na doon sa boat on the way and route doon sa blue hole. And doon na tayo nag-usap kung paano magiging approach natin. We're going to the exit and then try to enter it. Because if the current is strong then, by the way, it will push us up. And we're too fast up. But we are from 30 meters pushed up to 6 meters. And we can't do anything against that. Andito na tayo sa spot kung saan matatagpuan yung blue hole. Ito. Medyo maalon, kahit na malapit tayo sa shore, medyo maalon. So, posibleng malaksang kuryente sa ilalim. Papasok ngayon yung tide. So, definitely, medyo makuryente yung pagbaba natin. Okay naman yung this. Medyo ano lang. Siyempre, kakaiba itong bababain natin. So, medyo may konti lang akong konting. So, wish us luck na lang. Sana makakuha tayo magandang footage at makita natin yung mga tinatagong sikreto na itong blue hole na to. Sa pagbaba, dinatnan namin ang isang malawak na bahura. Hanggang sa marating namin ang isang malaking butas. Peter warned us that there are times talaga na sobrang lakas ng current sa ilalim, hindi ka makababa talaga doon sa hole mismo. Dahil pinupush, tinutula ka pataas ng kuryente. Hindi magiging madali ang pagbaba. Ang kuryente o agos daw rito ay maaari kang dalhin pataas nang wala sa oras.